Samantala, makakausap din po natin sa linyang telepono si ASEC Charles Jose ng DFA. ASEC, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tigas-baybay. Apo, sir, dito po, ano, inaasahan na nung mga abogado ni Jennifer Laude na mailalabas na ito warrant of arrest laban kay Private First Class Pemberton. Ano po ang pananaw dito ng Department of Foreign Affairs? Well, this proves no na yung wheels of justice ay umaandar and we will allow the judicial process to take its course. Apo. So sa oras na mailabas ho yun na didiretso na si Pemberton sa kulungan, meron ho bang pagkakataon yung US government na parang i-appeala yun sa ilalim po ng VFA? Meron ho bang ganong provision? Actually, since nung start po nung case, sinasabi natin no, sa issue ng custody na at the beginning no, sa US yung custody, but sabi natin noon, pag nag-file na ng formal charges sa court at nag-issue na ng arrest warrant, that is the time that we will request the US to waive their custody over Pemberton. Apo. At sa tingin nyo po ay i-waive po ito ng gobyerno ng Amerika? Well, that remains to be seen, no? Tignan natin kung bibigay ng US yung request natin for custody over Private First Class Pemberton. Apo, paano po pag hindi nila ibinigay? Ano po mangyayari? Kung hindi ibigay, I think that is still consistent no with the VFA. They can refuse to waive yung custody nila. But the judicial proceedings will continue nonetheless. Apo. Sa tingin nyo ba magkakaroon to ng epekto sa kumbaga kahit papaano sa relasyon ng Amerika at Pilipinas dahil po sa usaping ito? Hindi no, we don't expect that na mangyari sa relasyon natin with the US. Mula pa noon nang nagumpisa tong case na to no, nakita naman natin na ang US side ay nakipag-cooperate sa atin at the whole time no nandito sa detention facility rito under US authorities sa physical custody no si Pemberton. So sinubject na niya sarili niya sa batas natin. So dumaan na siya ng preliminary investigation by DCP prosecutor and now mag-aaral na tayo ng kaso. So mag-uumpisa na 'yung paglilitis sa korte. Apo. At nakikita niyo ho na kumbaga itatrato ito ng US government ng patas o objective dahil po base na rin sa mga ebidensya na nakita nung prosecution panel. Opo no, naniniwala po tayo na ang US no magpapatuloy po ang kanilang kooperasyon at naniniwala naman po sila no na may binibigyan natin ng due process ang kanilang national at naniniwala po kami na hanggang sa dulo po nito ay makukuha po natin ang kooperasyon ng United States. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita ha ulit kami sa inyo si ASEC Charles Jose, tagapagsalita po ng DFA. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po.